lahat tayo, ano, mga naglilingkod sa simbahan, sa atin na lang muna. Kasi wala tayong karapatan para husgahan ng ibang tao sa labas na mga plastikan itong mga ito, no? Maiinis ka lang kapag pinakikinggan mo ang mga budget hearing, ang gaganda ng mga damit, ang gaganda ng suot. Pero sa atin na muna, tayong mga taong simbahan, kamusta ba tayo? Kamusta ba? Ha? Okay ba tayo? Masakit ba? Talagang, kailangan natin akuin, no? Tayo na ito eh. Tayo itong mga eskriba at pariseo eh. Baka lang, no? Baka lang may katotohanan dito na dapat tayong magising. Bagamat tinuturuan tayo paano magrosaryo, magsimba araw-araw, marami tinuturo sa atin ng simbahan, nakabelo pa, tan mo, ang babait pag nakabelo, di ba, no? Mga banal, di ba, no? Talagang, wow, no? Pero, ulitin ko po, no? Wala isa man sa atin ang pwedeng humusga sa ating ginagawa. Ito naman ay for the sake na mapagnilayan natin ito dahil ang nakakaalam niyan, ang nakakakita ng ating kalooban, ng ating intensyon, ang Nazareno, si Jesus. Pero ina-address lang ito sa lahat. Kung mayroong kirot, baka mayroon nga katotohanan na baka kailangan nga na gisingin lang tayo. Pukawin yung ating damdamin sa mga ginagawa natin ito kasi baka mauwi sa wala. Kahit maghapon pa tayo sa loob ng simbahan, pero yung yun nga, no, yung kalooban natin, baka, di ba, madali kasing gumawa ng mabuti kung maraming nakakakita ang tao. Pero pag ikaw na lang at ang Diyos, yan, yun yung dyan tumatambad yung buong katotohanan kung nagkukunwari ba tayo o talagang sincere tayo sa ating mga ginagawang pagdidibosyon, paglilingkod sa simbahan. Kasi makikita naman po talaga, no? Kahit anong tapal mo ng kolorete sa muka, yung kalooban, lalabas at lalabas yan. Kung magaspang ang ugali mo, lalabas at lalabas yan. Hindi yan maitatago. Ano mang pagkukunwari mo, ano mang mga damdamin na naririyan na parang kapag nandiyan ang tao, masaya ka, mabait ka, pero sa kalooban mo, lalabas at lalabas yan. At wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya nga sinasabi, no, kung talaga, kung salbahe ka, edi salbahe ka, sige, tanggapin mo, salbahe ka eh. Kasi doon magsisimula yung pagbabago. Yung makita natin na nagkamali tayo, makita natin na may mali sa ating ginagawa. At dun lalabas na yung pagsusumikap na maging mabuti.